Ayan na, naglagay na ng notorious na sinigang mix si Mami Kuana. Hola! Buenas tardes! Bien, bien, bien! Bien, solo aquí mal. ¿Por qué? Agua chorrea, no sé cómo. ¿Dónde agua? ¿Salir? Sí. Estoy cansada de esto. Yung tumutulo yung tubig sa may gripo sa pinaka host niya. Napagod daw si Mami ko nakatanggal ng tubig. Nasira. Tatawagin namin yung tubero. Mabuhay Filipino. Ako si Ate Rosa. Ako si Mami Kwan. Ahora vamos a cocinar sinigang. Ayan, magluluto tayo na sinigang na pescado. Pescado. Fresco. Fresco. Colorado. Colorado. Ayan. Itong isda na to, binigay lang sa amin. Ewan ko, yung mga Lebanese, hindi kumakain ng mga ganito, yung mga ulo ng isda. Kung ano yung masarap, hindi nila kinakain. Kaya kami, mga Pilipino, ang nakikinabang sa ganyan. Yung mga ulo-ulo, ayaw nila. Kami, gustong-gusto namin to. Lalo na pag isisigang. Vamos a cortar. Tomate. Tomate. Con cebolla. Sibuyas na malaki. Ayan. Tapos maglalagay ako ng pwesto, Jose. Jose. Ayan. Oca de Jose. Oca de Jose. Ito yung pampaasim. Ito para pepe soup, no? Para pepe soup. Ayan. Gustong gusto ko to eh. Nilalagay sa sinigang. Hmm. Después, hoja de patatas dulce. Yan, maglagay tayo ng talbos ng kamote. And then, sitaw. Tsaka sile. So, ayan, tutulungan ko na sila. Wala kasing mabiling kangkong. Ang layo na pinagbibilihan namin ng kangkong. Pero sa akin, okay na to. Tinda ko ng kamote. Tapos, natutunan na rin nila kainin to. Yung talbos ng kamote. Oh, ito, comer esto, no? Kumakain na rin sila ngayon ng talbos ng kamote. Dati, hindi nila pinapasin to. Las mujeres, malien. Así que, cocina. Dati si Mami Kuala nagpapadala ako nito, yung talbos ng kamote. Sabi niya ano daw ang gagawin ko. Tapos nakita niya, nilagay ko sa sinigang na hipon. Yan. Gusto niya na ngayon ito. Gusto niya. Si, después lo sacas todo oca. Sacar oca? Si. Naglalagay si dati nagdumas yung mix. Yes, sir. Okay. Sige, kaya si mama niya. Kasi. Kinokorek ako ni Mami Kuana. Yung dulo lang daw ilagay ko. Ayan, ito. Nakakaasim daw ito eh. Tika. Oh! Basta yun. Basta, yora mucho. Maasim nga. Ito yung ginagawa nilang pampaasim sa da. O sa pepper soup nila. Pepper soup. Maasim nga pala talaga yung... Eso como vinagre, no? Si. Okay. Na? Tira saan? Eso como vinagre. Como vinagre. Aha. So, frutas que se hace con el jose. Jose, si. Frutas ay frutas esto, no? Pwede poner, pwede hacer bebida, no? Si. Con esto, violeta. Violeta. No? Ito, bende así lang. Si, si. O, yung bunga nito, ginagawa nilang spot, kung sumo, no? Ginagawa nilang juice.
Tapos binibenta dito sa binibenta dito. Ginagawa nila parang ice candy. Nalagay nila sa bote ng tubig. Binibenta na siya sa 10 piso. Yung ganyan mga negosyo ng mga nila dito. Yung mga may mga sari-sari store. Yan. Pero kahit na maasim to, nalagyan ko pa rin ito. Hindi ako kontento pag walang sinigang mix. Yan. Asi. Kaya natutuwa kami dito kasi yung mga Lebanese, pag lagi silang bibili ng malalaking isda, ako sa amin nila binibigay yung mga ulo-ulo nito. Eh, no, ang dami pang laman eh, oh. At saka kami naman, baliktad naman kami. Yung laman nito, ayaw naman namin. Ang gusto lang namin, yung tiyan, at saka yung pinaka-ulo. Ayan. Tipid tayo ngayon, no? Hindi kami gumastos ng ulam. Gulay, galing po kila sa pagtataniman namin, kila Abdulay. Ayan. Ako, sitaw. Ito, bigay lang isa ang sitaw. So, libreng tanghalian. Mm-hmm. Eso todo gratis. Todo gratis. Si, esto, Lebanese no comer eso, no? No, cabeza no. Libre no comer. Oh, yan. Lebanese daw, hindi ka makain ng cabeza. O ulo ng... Si, han dado eso? Si, da, esto. Ah, okay. Bien, esto, muy bien. Bien. Me gusta esto, como... Pero filete, yo no gusta. Más mejor esto, ¿no? Sí, los libaneses. Los libaneses no comer eso, ¿no? Filete. Oh, ayun nila kainin. Ayun nila, pilete lang kinakain nila, yung pinaka laman lang. Kaya tuwang-tuwa kami. Ito pa naman yung ay, pero sa esto caro pescado, no? Colorado. Napakamahal nitong 5 kilos on 20. 5 kilos? 5. Cuánto? 20, porque el kilo es 5 kilos, 20,000, no? Sí. Yan, 5 kilo nito, nasa 2,000, mahigit sa peso. Pero si yo conozco a alguien, rebajar. Yan. Natatandaan ko nung nasa Saudi ako, matagal na yon, mga siguro mga 15 years ago, na doon, libre lang din yung mga ulo ng isda, and then yung paa ng nung nasa Alcobar ako, sa Saudi, libre yung paa ng manok, balun-balunan, atay. Ewan ko lang ngayon kung binibenta na to sa Saudi. Pero nung panahon ko, pupunta kami sa bilihan ng mga manok, kinukuha lang namin yung paa, yung atay, balun-balunan, yan, nalaman loob. Tapos i-stack namin sa rep namin. Oh, kaya nakakatipid kami ng ulam din dati. Ayan. Ito, gustong-gusto nila Mami Kuana to. Yung ulo ng isda na to. Kabesa. Ayan. Simulan natin magluto ng sinigang. So, ayan. Nakaprepare na ang ating kamatis, sibuyas, and then yung ating mga gulay. Talbos ng kamote, sitaw, at saka yung ating Jose. Yan, hindi ko alam kung ano tawag sa atin dito sa Pilipinas. Pero marami nagko-comment dati na alam nila kung ano tawag nila dito. Sa ewan ko, Mindanao yata yun or isang part ng sa Pilipinas. Yan, sa malaking kaserola kami magluluto. Nagpakulo na ako ng tubig para mas mabilis. Tomate. Ang dami namin nilagay na kamatis. Después, ponemos cebolla. Maning-mani kila Ate Rosa at kay Mami Kuana yung mga sinigang, adobo, paksiw. Te ponemos sana. Así. Ponemos udias verde. Udias verde. Ating sitaw. Con picante dentro. Si. Ayan, nilagay na namin yung gulay. Except yung mga dahon-dahon. Nilagay na namin yung sitaw.
Maglagay tayo ng malalaking sili sa ating sinigang. Nawala ng kuryente. Ayan, ganito dito sa Equatorial Guinea, bigla na lang nawawala ng kuryente. Parang sa Pilipinas din. Kuryente molesta. Si. Ang mahirap. Grupo todos, no? Así, así, solo a patio aquí. Aha. Nosotros, oscuridad, si. No hay. Alam nyo mga amigo dito sa Equatorial Guinea, kapag nawala ng kuryente, buong bayan. Tapos kapag nawalan, tatlong araw, ganun, walang kuryente. Buti na lang, yung company namin, merong generator. Ate Rosa, antes, no? Como no hay luz aquí, no? Un día, dos días, tres días, sí, no? No hay. Un mes. Un mes? Hasta un mes. Ya. Hasta un mes, no hay? Sí. Comida gastaron en los congeladores. Nakpo. Akala ko tatlong araw lang. Pag nawalan pala ng kuryente dito sa amin sa lugar namin, isang buwan. Kasi hindi namin masyadong ramdam kasi nga meron kaming generator. Naku, hindi pwede sa atin sa Pilipinas yung gano'n na isang buwan na walang kuryente. Por qué? ¿Qué problema? ¿Por qué no hay luz? No sé. Porque pero, hay lluvia. Hay lluvia? Hay, sí, cuando hay lluvia hay agua en chiclo. Oh. Donde está el grupo grande. Ah. Hay agua, pero no sé. O están limpiando los tubos. No, no sé. Nada. No sé. Ah. Solo, vamos, tres. Pero un mes, mucho tiempo. Hasta un mes, sí. No hay luz. Nako, mahirap nga yun kasi dito yung mga laman doon ay, ng... Laman ng... Llevo tres días sin luz. Sí. Todo comida la congelado. Pagastar. Ayun, sira lahat ng mga pagkain sa refrigerator. Yun ang problema dito sa bansa na to. Pero buti nga sa amin, sa company namin, never na nawala ng kuryente. Dahil bawat building may malaking generator. Atapadera. Después. Vamos a poner salsa de pescado. Yan, maglagay tayo ng patis. Yeah. O salsa de pescado. Después, caldo de... Pollo. Caldo. Después. Después. Sal. Sal, ¿no? Sal, poco. Hasta ahora no sal. Ayan. And then, konting asin. 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 Sal, asin. Basta mga... Vamos a poner pescado. Yeah, pescado. Cabeza. Ayan. Lagyan natin yung ulo ng isda. Mucho. Paborito ng mga kasama ko to. Yung mga ulo-ulo, tiyan-tiyan ng mga isda. Ang daming pera ni Ate Rosa. Esto para ti todos? Sí. Vale, esto para mí. ¿Puedes decir así? Sí, para mí. ¿Para ti? Sí. Ah. Porque jugamos, se llama tontín. 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 Si somos 10 personas, jugamos tontín. ¿Cuánto cada? Cada uno coge 50 mil. Cada mes. 50 mil. Y después reunimos el dinero. Ejemplo, lo damos a mami. Ajá, sí, entiende. Espera. Hay una persona, ¿no? 50 mil. Hay una persona. Aquí ah, paluagan. Así. Mi país es to paluagan. Paluagan. Sí, paluagan. Como una persona dar dinero cada mes. Uh-huh. Después enero una sí. Persona, febrero. Ah, yo mi paluagan daw. Uy, para ti? No, para mi vecina. Ah, mi paluagan din pala sila dito. Son 500. Maganda nga naman kasi oh. Kada mes 50,000, no? Uh-huh. Ang laki ng paluagan la kada isang buwan ay 5,000 pesos. Ella tenía que coger 600,000. Pero ¿cuánto? La 50, persona, oh. Ang sahod ay 550,000. 50,000 kada buwan ang sahod, oh. ¿Tú quieres cosas comprar? Sí. Sí, ahora mismo yo tu comprar, ¿no? Sí. ¿Ves?
Ayan, mas maganda nga naman kasi, 'di ba, pag may bibilin sila Ate Rosa na gamit, kaysa bumalik sila sa opisina, eh meron silang pera agad na magagamit. And then lagay na natin yung ating dahon na pampaasim. Ahora vamos a poner sinigang mix. Ayan na, naglagay na ng notorious na sinigang mix si Mami Kuana. Ayan ang sikreto daw ni Mami Kuana. Mixlar, Mami. Yeah. Sabi ni Mami Kuana, huwag daw haluin ng sandok para daw hindi madurog. Ayan. Después pone... Después, hoja de patatas dulce. Okay. Lagyan natin yung ating... talbos ng kamote. So, ayan mga amigo, luto ng ating sinigang na ulo ng isda. Kain tayo. Yeah. Vamos a comer sinigang. Ate Rosa, orar. Ma. Kaya tuwa kay boto, buwa-buwa. Maro kaya kaya mga binahong yung buwa binahong yung Amen. Kain tayo ng isda. Ayan, pinag-usapan namin nila Ate Rosa at saka ni Mami Kuana yung si Rico. Si Rico, si Rico Liet. Sabi ko, alam kasi nila na yung nangyari. Na wala na si Sir Rico, malit mo na ng Pilipinas. Encourage ko, ay... Pinag-usapan namin kung sa kanila, papaano nila ibubuhayin yung dalawang anak. And sabi ni Ate Rosa at ni Mami Kuana, sila nga daw na itagulid nila yung mga anak nila na siyam nung walang tatay. Kaya sabi ni Mami Kuana, kayang-kayang buhayin ni Marisol yung mga anak niya. Ayan, basta gawa lang doon ng paraan, magtrabaho. Yun kasi ang, yun nga, nakakaawa yung mga bata. Pero kabilasan kasi dito sa lugar namin, madami ang walang tatay o laging umiiskapo o laging hiwalay yung mga mag-asawa dito. Kaya yan, sabi ko kanina, pinag-uusapan namin na paano bubuhayin. Ang sabi naman ni na Mami Kuan na mabubuhay yun kung kami nga, siyang anak namin. Tapos ito, si Ate Rosa, eh ganun din. Kaya lang, ang sabi ni, sa kanila daw kasing, aking kultura, no, no, ay problema kung ito, hombre, salir, no, no, iskapo, no. Sí, mucho aquí, ¿no? Aquí, mucho, ¿no? Tú sabes de que tú hacer bebé sí. Con un hombre. Solo hacer, él quiere solo hacer bebé, sí. Nada más. Nada no, más. O yun, ganun kasi yung kultura dito na laging iniiwanan yung mga, kaya sa kanila normal na. Normal na, parang naging normal na sa kanila yung iniiwanan ng mga lalaki. Pero tayo kasi, di ba, pusong Pilipino tayo. Hindi po pwede na ganun na iiwanan tayo, iiwanan natin yung... mga anak natin. Kaya ibang iba dito. Kaya sabi ni Mami Kuana, mabubuhay naman yun, gagawa ng paraan si Marisol para mabuhay mga anak. Pero syempre tayo, malambot ang puso natin pagdating sa mga bata-batang ganyan. Kaya sabi ni Mami Kuana, ayan, hanap, subukan daw na makaharap ng trabaho itong si Marisol para naman may pambuhay sa mga anak. Dahil sabi nga ni Mami Kuana at Ate Rosa, hindi ka pwedeng laging nakasandal kung sino yung tumutulong para sa mga bata na to. And then, yun nga. Kay Sir Rico, syempre, diba, alam naman natin na sitwasyon ngayon na senior na siya at hindi mapagpadala ng pera. Pero ang sabi naman ni Sir Rico, kapag naging okay na ang lahat, magagawa niya yung magpadala para sa kanyang mga anak. Ayan, napag-usapan lang naman namin. Ayan, kain tayo ng sinigang. Sabi yan, sinigang? Hindi. No? Si. Sí. Sabro ko. Hmm? Imerico. Mm-hmm. Primera vez yo comer pesa hoja.
Patatas dulce. Yo, el pernil. Mamá, tú comer antes, ¿no? El pernil, sí. Jabón. Isa talaga kasi yung gusto ko yung tagbos ng kamote. Las mujeres maling. Sí que cocina con él. Porque ahí en casa vienen a picar mucho. Sí. Sarap yung ano, yung tagbos ng kamote kahoy sa sinigang. The best. So ayan mga amigo, natapos na naman ang araw at nabusog ang lahat sa ating sinigang na isda, ulo ng isda. Ayan. Sa atin sa Pilipinas, walang tinatapon, di ba, yung mga ganito. Nalalo ko pati yung bituka ng bangus, kinakain sa atin. Pero ako kasi hindi ko kinakain yung mga ganon, yung mga bito-bito. Pero sa inuman, nakikita ko yun, kinakain nila yung mga bituka ng bangus. So, ayan mga amigo, yun lang ang video namin for today. Maraming salamat. At bago kami makarami sa sinigang ni Mami Juan at Ate Rosa, magpapaalam muna kami. Maraming salamat po sa lahat ng subscriber namin na patuloy na sumusuporta sa video ito at sa aming mga video. Yan, at kung bago na po kayo sa aming channel, please subscribe na po kayo sa aming YouTube channel, Pinoy Libertador Gini. At yan po, nang makita niyo po yung buhay namin, na mga Pilipino, nakasama po namin yung mga Ginyano at mga iba't ibang klaseng nationality sa bansa na to. Ayan, at sa aking mga amigo, please share niyo na rin po yung video na to, i-like niyo na rin po. At nang makaabot po tayo sa 100,000 na subscriber. Pero ako po'y taos po nagpapasalamat sa inyo sa patuloy niyo pong pagsuporta. Kaya kung hindi po dahil sa inyo ay hindi po kami magsusumikap na maggawa ng video. At yan, tandaan niyo po ang bawat video na pinapalabas po namin ay malaking bagay kung inyong papanoorin, dahil para na rin po kayo nakatulong sa amin dito, lalo po sa mga lokal. So, iyan ko na po ang video. Maraming salamat po. See you tomorrow. God bless. Uy! Paalam! Paalam! Adios! Adios! Gracias! Gracias! Tomorrow! Gracias tomorrow! Tomorrow! God bless! Hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Chao. Besos.